Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back na naman mga Kaldab. Although medyo may kalungkutan po tayo dahil wala nga po sa APT Studio sila Main Mendoza at Alden Richards. Pero ganun pa man mga Kaldab, may vlogs po na mapapanood kay Main Mendoza sa YouTube channel po ng Eat Bulaga. Yan po ang aabangan natin mamayang alas 7 ng gabi. Dito mga Kaldab, sa latest update ko, pinag-uusapan po ito at trending na trending. Ito po ay ang paglipat o mapapanood nga po natin si Main Mendoza sa TV5. Pero bago po tayo magsimula dyan, pansin nyo po ba pagdating sa social media, halos karamihan po ng tweets at pinag-uusapan walang iba kundi si Main Mendoza, dahil nga po sa sobrang ingay niya sa bench na naganap kagabi lang. Maraming komento, maraming diskusyon, kanya-kanyang opinyon, sari-saring reaksyon ng mga nakapanood, nakakita, at syempre ng mga fans nang wala po sa bench. Hindi na po kasalanan yon ni Main Mendoza. Kaya pa bakit niyo po isisisi dahil po roon? Marami nga kasing nagsasabi na pinapaboran po raw ng bench si Main Mendoza. Well, totoo naman po, real talk. Kasi kapansin-pansin naman po yung ginawa ng bench na talagang hinuli pa po talaga nila si Main Mendoza. Siguro kung napanood ninyo magtataka kayo sa dami naman po kasi ng babae o sa dami na mas sikat, bakit si Main Mendoza pa ang pinakamaganda ay nahuli pa po. Kaya mga Kaldab, maraming katanungan na tanging bench lang po ang makakasagot niyan. Maraming opinyon at reaksyon yung mga tao, lalo na po hindi nakita ang kanilang iniidolo, bagkos ay kokonti nga lang po ang nakita ron. Yung iba nga po talaga ay talagang wala. Well, nakakalungkot kasi syempre ina-expect mo na naandun ang iniidolo mo, pero wala. Hindi naman po kasi lahat napapunta, piling-pili lang po. At ang ibig kong sabihin mga Kaldab, si Main Mendoza kasi ay talagang sikat na sikat po sa social media. Halos hindi po naman nagpapatalo si Alden Richards, dahil alam nyo naman po na may Alden's reality concert siya na malapit na pong maganap. At yan po ang isa sa abangan ng Aldab Nation. Sa mga pagkakataon mga Kaldab, sa mga nababasa ninyo, sa mga nakikita nyo sa social media, alam na alam nyo na pong ginagamit si Main Mendoza. Ngayon uulitin ko yung mga nagtatanong bakit daw po pumapayag si Main Mendoza. Kasi sa totoo lang mga Kaldab, alam naman po ninyo na sinagot na ni Main Mendoza yan, na hindi niya talaga pinapansin yung mga ganyan. Di po ba? Siguro baka nakaligtaan nyo lang sa kanyang interview sa Jack and Popoy at sa mga interview pa niya sa Isa Pa with Feelings, paulit-ulit niyang binabanggit yan. Kumbaga hindi niya pinapansin yung mga ganyan, dahil alam niya naman dyan karamihan po ay hindi totoo. Kaya wag po kayong mag kumbaga sabihin na natin na isisisi nyo kay Main Mendoza dahil nga po hindi niya pinapansin o lalo daw niyang pinalalaki. Well, dead man na lang po kasi depende na lang po yan sa maniniwala, depende na lang po yan sa mga taong maagang naniniwala. Hindi muna nag-iimbestiga, hindi muna nagtatanong, di po ba? Kasi makikita nyo yung comment, wag po kayo bumabase sa comment. Karamihan po kasi ng comment yan ay karamihan troll. Ang ibig kong sabihin ay mga dami rin yan. Kumbaga sila rin po yung nagko-comment, nag-iiba nang lang ng account. Sa dami po kasi ng pwedeng makagawa ng Gmail, Twitter, Instagram, Facebook, 100 kaya mong gawin na talagang hindi ka matititik. Kaya nga po may mga pagkakataon na makikita nyo sa 50 comment, lahat yun ay sumasang-ayon sa isa. Pero hindi naman nila alam kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng pinost na yon. Di po ba? Well, punta na po tayo
dito sa pinaka main topic natin, ang mainit na pinag-uusapan sa social media. Ito mga kaaldab yung tinutukoy ko, ang post po ng Eat Bulaga o ng TV5. Marami nagsasabi, Mr. Destiny, si Sarah Jeronimo po yan at hindi siguro si May Mendoza. Well, kung tatanggalin po sana ang APT, masasabi kong si Sarah Jeronimo na yan. Pero hindi mga kaaldab, ang nakalagay kasi ay APT. Ang ibig kong sabihin, alam nyo naman po kung saan nakapirma ng kontrata si May Mendoza. Kaya po, siguro 103% mga kaaldab, si May Mendoza nga po ang tinutukoy. Dahil alam nyo naman po ang AAA o APT na kung saan po ay naandun na yung Jowa Pau, malamang po talaga at hindi pwedeng mawala si May Mendoza. Maraming tao ngayon ang nagtatanong, ano na magiging senaryo ng love team o pagsasama nila May Mendoza at Alden Richards. Alam nyo, sa totoo lang mga kaaldab, wala naman pong pagbabago eh. Kasi hindi naman po talaga ginawang love team ng GMA Network si May Mendoza. Hindi naman po talaga nila yung dinidikit. Tanging nagkakasama nga lang po sila sa Eat Bulaga. At doon nga po minsan, hindi na natin nakikita si Alden Richards. Po, minsan si May Mendoza lang. Di po ba? Ganyan po kasi ang pagtingin ng GMA Network. Ngayong naandito na po sa TV5 si May Mendoza, marami na pong question ang mangyayari. Kumbaga, baka daw po iniisip nila na biglang pumasok si Mr. Quarantine. Well, hindi pa po naman tapos ang boxing. Kumbaga, mahirap pong magsalita. Pero malabo pong kunin kasi kung kukunin po ng TV5 yon, dapat umpisa pa lang. Hindi po ba? Yung pagpasok pa lang ni Arya o ni Rhea, dapat naandun na. Pero hindi. Hindi po pumayag ang TV5. Kumbaga, malabo pong mangyari doon po sa mga taong masyadong ipinopose yung iniidolo nila. Dahil nga po mamaya palalabas. Well, hindi ko ito pinopromote ha, kasi nagkataon lang po na talaga ngayon lang ito lumabas. Kaya marami pong tao ang nagpepiesta ngayon na sinasabi nila na may bago daw pong collab team na ibubuhin ang TV5 para kay May Mendoza. Sabi ko nga po sa inyo, bago po kayo maniwala at bago po kayo mag-react, tignan po muna natin yung mga magaganap. Di po ba? Sa tingin nyo, papayag nga po ba sila Jose, Wally at Paulo na may makakasamang iba si May Mendoza? Kaya common sense na lang po doon sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. May mga pagkakataon po na medyo advance, sobrang advance nila mag-isip. Hindi naman po kumbaga hindi naman po talaga nakakaano yan, dahil talaga karamihan ngayon sobrang advance mag-isip. Kaya doon sa mga magaganap, aabangan na lang po natin. Hindi po ba? Napakaganda. The queen is new, set to arrive. Well, pasyensya na po kayo sa boses ko. Medyo minamalat po tayo ngayon, mga kaaldab. Kaya dito, mga kaaldab, talaga naman pong pinaghandaan ito ng TV5 ang pagbabalik. Tinawag na nga po nilang queen. Di po ba? Alam nyo na at nagegets nyo na kung sino po talaga si Queen May Mendoza. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.